faces. And for our first game ngayon, hi guys, based on to our lineup, medyo mabigat-bigat yung labanan kasi kompleto rikado itong dalawang teams natin eh. Usually talaga, especially yung mga analysis si Kuya Mo Wolfcast no, the other day, he was talking about the Pacific lineup na pwede na nga ditong ilapat in our new system, in our new season, in which we will be seeing here a double support system, may mga gigging tank, there will always be the side lane, tapos magkakaroon tayo dito ng melee damager na either assassin or even a tank or rather a fighter na pwede makakuha na magandang sustain and even the crowd control. Sabi ko, rise of that ano daw, tanks. Oo, yun pa. Kasi lumakas dito yung mga tank build natin. Pero speaking of tank build, Beatrice and syempre Secret naglalaban 1v1 and there goes the hook! Sayang, na-hook lang niya dito si Himiko at hindi na-cancel. Hindi na-delay dito yung ating orange buff. Parang pinatawag niya lang saglit, parang pinali lang ang nanay niya dito. So pwede na bumili ng ano, bumili ng bigas para makapagsaing na. And now, still nakuha niya naman pa rin yung kailangan niya. But still, the pressure is on to Zeroproof FE or rather si Supremacy FE since yung tatlong member kagad natin dito is already all the way from the top lane. Tapos pwede nilang ma-assign kagad dito si Rona. Tempest of Blades, available na kaagad for Himiko Gems. Papasok na kaagad siya dito with the dash and we'll be picking him off with the fastest skill and our first blood. But still, hindi pa rin naman natatapos dito ang pangingilates natin sa mga teams natin to see how will their winning condition be. Pero it's still leaning forward into Cerebral Fatals. And so may bottom lane naman natin pati yun. Napakatagal ng laban nato. Actually, yung bottom lane usually, Honey Glee, sa XP side natin. Since ito yung mga lane ng mga sustaining heroes natin. Kasi pinakakadalas ang matagal eh, no? Napakatagal, napaka-boring yung bottom lane nila. Kasi sila dalawa lang lagi ang magkalaban. 1v1 na talaga. Pero into the third side, here we go guys. Okay. 3.5 minutes into our game time. At kung makikita mo, Terrible Fatal sila ang kumukuha. Sila ang nasisimula ng third tier. Sino nga ba ang mga sino na nga ba? Dahil nga nagkakaroon na kaagad ng mga pushback and the zone outs dito sina Beatrice Gems are also insane with the damage of the bombs that she has. Still, Cerebral Fatals dito dahil nga sa first blood na nakuha at na secure nila at lalo lang sila yung nakuna dito between the Riverside ay sila na makakasecure dito ng isa pang objective natin. But unfortunately for Wonder Rona, mabibaluhan siya kaagad eh. Parang napindown siya ng tatlo bago siya umexit dito. So, very unfortunate for Supremacy FE dahil nakikita ko kaagad na mabilis yung mga nagiging sagutan and good positioning sa kinokomitita ng Cerebral Fatals. 1-0 na agad dito yung ating over KDA. And for now, Beatrice Gems, naku, ito na yung kanyang rotation. Tapos mananapak ng konti kay Secret. Secret still, sobrang kuna at hindi basta-basta mag-pick up dito down to 8 minutes mark. Pero ngayon, Honey Glaze, in terms of our total gold game, lamang lang dito ng konti ang Cerebral Fatals. Pero at least lamang pa rin, di ba? Oo, at least lamang pa rin to the fact na pwede nilang ma-emphasize ito at pwede nilang ma-figure out kung paano nila ipagpapatuloy yung kanitong klaseng momentum in their game para ma-zone out lang na ma-zone out dito ang Supremacy FE. And I'm liking it already na ginagawa ito ni Beatrice Gems na nakukuha niya yung info na kailangan niya para mag-secure dito yung dalawa. Ayang si Beatrix and even that Lilia to get their kills, have pressure, but now we have here the Muggles and Giggles na pwede makakuha ng commitment and the pick-off. Pero yala, wala siya matatabayan dito with a sniper rifle pero we will be backing sakit? Off away. Ang sakit nga nung nakita ko yung damage dito ni Wonder K laban dun sa Lilia. Grabe, no? Ang sakit talaga ng mga team natin dito. Pero kung makapansin natin guys, medyo mabagal yung rotation nila at hindi basta-basta pero Secret again with the hook tapos na natin ng konti. And follow-up damage coming from Rona. Also, with Wonder Treasure sobrang instant deleted agad dito, ano? Si Yala dyan. So, meaning to say, sa setup ng Supremacy FE, kailangan talaga mag-ingat ka kasi agad may sagot sila right after getting the hook. Grabe, hindi pa rin talaga naiiba yung pressure na binibigay dito ng Franco. Imagine yung mga hooks niya. Imagine yung bloody hand niya ba. Sobrang katinon, lalo na to the fact na kailangan muna mga pag-reposition dito ng Cerebral Fatals to get in their lead. But this is a good momentum changer. Kaya dito sa Supremacy FE, dahil the damage is just too real for our Sicilian. Kaya naman ngayon, babaluan muna sila nila Ira Jens. Pero mas mamatay muna yata nila ang Turtle bago pa sila kumasal for that orange buff. And yun na nga ang magiging sagot nila. That is the orange buff or the Turtle buff na kinuha na kaga nila. But now, the commotion is still going into the middle lane para ma-secure nila dito ma-pick off ang isang Sicilian. And now, the orange buff dito na kagad sila makikipag-contest kay Nice One. Diba naman, si Nice One lane. Talagang kailangan niyang guardyahan dito yung kanilang mga buffs. Though, medyo malayo nga naman dito, no? Si Wonder Rona para maka-rescue para naman nandin agawin kung ano ba talaga sa kanya.
mo, di ba? Pero 5 and a minute into our game time. And right now, guys, Serbo Kratos, konti ko din lang kinukuha ang kanilang winning condition. But at least, mas nag-accelerate sila sa gold lead. With their gold lead, masasabi natin na nakasecure na kagad ng first two items so for high-end damagers dito, ang Cerebro Fatals. It all boils down kung saan nila gagamitin ito at gaano sila makakakuha sa mga momentum nila and even their objectives. But with those black shoes, makikita nila dito Wonder K. Stand in the break of the moment na nandito siya sa ating courses and there will be the pick of potential ng apat na members dito ng Cerebro Fatals at hindi lang din sobra-sobra yung nilabas sila. It was just enough to get in there paquito at oh. Patuloy pa rin yung pressure nila dito here in the middle lane. Pero right on to the middle lane, Honey Glaze in lane versus Shepard 1-3-K. Tapos yung top lane natin dito, naku, hindi nakakayanin yung damage out of the second hero has been slain to secure that kill. And now, 4-1. Apat agad dito yung na-secure. Pero as of na Honey Glaze, yung maganda naman, more on kills and objectives yung dalawang teams natin. Kaso, in terms of the push sa lanes, wala pang nakakakuha ng turret. Which is good, na halos nakikita natin na sumasabay lang din sa objectives dito ang Supremacy FE. Hindi sila nagpapakampante, or rather, hindi sila na magiging easy enough to get in those pickles. But that is very unfortunate that on some kill dito ang isang Beatrix to get in one. But look at the pressure naman dito sa middle lane. Mukhang maagawan pa kaagad sila the purple buff. Sabayan mo pa ng orange buff dito na palibutan na kaagad ng nila Insane Gems at nila Ayra. And look at this, we have here a Wonder Rune na kailangan niya makapag-push back, dash away dahil nga this is another pick off or another objective na sinecure na naman dito ng Cerebro Fatals. Sabi yun, yung hindi nilang kinukuha yung mga turrets knowing na sila nakalamang sa gold. So doon pala, yun pala yung kailangan nilang key dito. Pero mega kill! Grabe! Wonder Rona, hindi mo nakakayanan yun because the team members scattered onto your purple buff so wala talagang chance na makakakuha siya unless na-retry niya sabay out. Kaso hindi Honey Glaze kasi imbis na makakakuha sa siya or masasecure niya yung kanyang purple buff, siya pa yung naging casual dito. With that casual team, nakakakuha naman ng mga traders dito ang Cerebro Fatals to get in their objectives. Kapag nakakuha sila ng pick-off, ano na yung susunod nilang objective? That is going to be the turtle. So now, with this kind of positioning, mukhang wala na din magiging kawala dito. Especially kahit Uranus ka pa, hahabol na dito yung mga slows given to us by Insane Gems. Tapos all the way from the backlines is Himiko. So we're just waiting in for the Finch Boys. Papasok dito ang mga minion race para ma-delay pa dito yung pagpatay. Kina-nice one, but look at that. Ang pangapi naman from the other side will be getting in that kill laban dito kay Ayra. Pero look at the positioning na din nang binigay dito ni Beatrix para may pick off nila ang Uranus. Napakabilis na mangyari doon at hindi na hata nakapag-sustain pa ang isang Uranus. Uranus, kinala siya bilang sa pinakamakunat. Isa sa pinakamakunat na XP laner natin. But for this game, grabe pumunit dito yung ating Cerebrum Fatals. Hindi mo maramdaman yung sustainability dito niya. Nice one, but for now, map control. Unti-unti nakukuha ng Cerebrum Fatals. Sila na ang nakaka-rotate sa side ng Cerebrum Supremacy FC. Tapos yung mga objectives, hindi na ma-maximize Supremacy FC mainly because of the map control na hawak sa Cerebrum Fatals. Saan sila na nakukuha ng mga jungle monsters like the purple and orange box. Mahirap na rin talaga sila kumuha ng contest. We know and acknowledge dito yung kagustuhan ng Supremacy FE para makuha yung purple buff nila, makipag-agawan. Pero kasi with the utilities and also the pushback capabilities kasi ng Cerebro Fatals dito, kakaiba eh. Nandito oo, yung wall charge. Sama mo pa ng mga grock walls dito. Yung damage pa ni Beatrix, isang spray lang ng kanyang mga rifles dito. Enough na kagad para mapa-atras dito si Wonder Rona. But Wonder Rona, with the oy, damage lang, but the hook will be connecting into Insane Gems. Hindi ko dito all the way from the backline. Kasi get the tapas of blades. Pero wala na siya mananakab dito. Pero it's going to be enough for them. They will be getting in another turret onto their hands. Pero si Wonder King dito, ang natitira, hinahabol na nga ng kabila. Wall charge to going for the knockup. And the finish mo, isa ginawa dito ni Himiko. Another one goes down. Supremacy Effie in a deficit of 7 kills. All in favor of Cerebrum Fatals. And here we go with our instant replay. Kung saan nakita natin, natukas po kasi nakuha dito for the side of the Supremacy Effie. Ang ganda na sana na pass mo ang game. Ang sakit na kanilang damage output. Kaso na figure in. Tapos, siyempre, ginagawa sa Beatrix damage. That, anyways, hindi siya pasabas sa mga katakas kasi may harang doon na binato rito si Beatrix.
alam kasi nila kung saan nila ilalatag kaagad dito yung mga walls. And alam nila kung saan sila makakakuha ng magandang positionings. Lalo na yung ginagawa dito ni Beatrice habang gumagawa ng kaagad ng pagandang pick-off dito, sina Nice One Ri. Sa panggugulo pa lang ng isang drop natin, ay makakakuha naman din ng advantage dito na makapag-call a friend ang Cerebral Fatals. And here we have 4 members na kaagad, 5 members in total, para makasecure sila dito ng isa pang target sa bottom lane natin. Habang umiikot na lang din dito ang isa pang member nila from Cerebral Fatals. So, kukuha sila ng objective, kukuha sila ng pressure, at kukuha pa, at hihintayin na lang nila, rather, yung isang turn natin na magka-pressure na nga lang din. Umuwi sa top lane, habang ito na, yung push na ginawa nila dito sa bottom lane. Nice hook! Kay Ira Gems, pero nakataas ang vision. Pero anyway guys, huwag niyong kakalimutan, meron kami pag-giveaway. All you need to do is to share the live stream. Pinapost namin yung mga mananalo dyan. Pero anyway, back into our ball game right now. Third Lord, rather, is up onto the top lane. And here goes Wonderona trying to defend the top lane tower. Pero syempre, from the mid lane, diversion play will be added to the Cerebral Fatals. Isa-isa nilang kukunin. Kaso, okay, they want to disengage. Naasarado dito sa Secret versus Rasumba, pero no! Hindi na siya magpapa-api pa dito sa grab natin with that hook. Fascinating enough, connecting it to Beatrice Gems. Pero this is just the single time na na-pick off nila dito yung ating graph. We'll be backing away na kaagad dito si Nahimiko. Pag-usapan natin yung nangyari doon sa middle lane natin kung saan sobrang laking gambala dito for the rest of the members of Supremacy FE. Na ang ganda ng placing dito ng wall si Beatrice Gems. Hindi siya yung basa-basang nag-pushback lang or kaya nangaharang lang ng mga minion waves or nangaharang lang ng capabilities dito ng Supremacy na makakuha sila ng push. Kundi, alam nila yung magiging side effects na pag-roll nila dito is the approaches na magaganap naman dito from Supremacy or even nabablock off kagad nila yung passage ng exit dito na Supremacy. Grabe nga. Pero ngayon na Niglaze. Still for Supremacy, maganda yung ginagawa nilang pumipick off isa-isa and huwag siya nung mag-initiate for massive teamfight kasi alam naman natin ngayon na nasa kalamangan talaga ang Cerebral Fatals. So try na lang natin na pa isa-isa since they have Secret or they have the Franco, hook lang, then isa-isa, pipick off hanggang sa makaipon sila. Then hanggang sa later on, if everyman may late game pa tayo since actually kanilang lineup, malaki din ang potential into the late game. Mali mo, di ba? May comeback pa tayo from this game. With the wall charge and the damage na binigay dito ng isang Lilia. With those magical damage, talagang malalambot na lang dito ang isang Lilia natin laban dito sa isang Pakito who has already a KDA of 0.53. Kaya pa naman into the late phases dahil they have their Melissa and also have the Sicilian on their team. Kaso ang problema lang is hanggang kailan nila kaya makahold dahil nga ang Cerebral Fatals dito ay nakakuha na kaagad ng ating Lord. Okay, pero if I can see Aira dito, ayaw niya na mapigong or ayaw niya mahook ni Secret versus Rust naman, pero another wave of Turtle, here we go, secured by Cerebral Fatals. Naku, yun na naman sa problema ngayon dito ng Supremacy FE. Medyo nahirapan na sila from the first Lord. How much more para dito sa pangalawang Panginoon natin? 13.5 minutes into our game right now. Pero si Yala kasama ng Lord sa may top lane and the other members with the diversion play na naman. Again, kailangan yata nila tapos itong laban. Puro na dito, misplacing and mispositioning. Pero look at the bloody hand connecting it to Beatrice. Yes, will be taking away. Pero hindi pa rin pala siya makakatakas nga sa damage dito ni Wonder King. He still have here the pressure here in mid and here in top dahil the Lord is still up and kicking para makapag-push through ng base ng inhibitor dito ng Supremacy FE. The hooks won't be connecting as much, but at least the minion is already going here into the middle lane para makapag-push back pa dito sina Ira Jeff. Pero grabe dito, ang ganda ng ginawa nila kasi di man lang nila nakuha yung bottom meter sa number. At least, diba, dalawa agad yung Burato. Punta sa dito. Pero anyway, Secret with the hook again kay Iron of Gems. Pero, okay, ulti out na naman tayo dito. Pero sa Diversion. Main goal, nakalimutan nila dito. Likod muna ng content. Black shoes now from Insane. And from the back lane, here we go, Himiko. Nasa likod siya nang galing. At medyo na-delay ng konti. If ever man nandun pa si Himiko, the damage output, grabe on point yun. Commendable dito yung ginawa ni Himiko para lang patayin at para lang ma-separate nila dito yung Cerebral, or rather yung Supremacy FE from picking off Ira any further. Kaya naman Ira dito, buhay na buhay pa, using the Falling Storm of their guns sa Wild Charge. At tapos makapag-tower lang pa dito maagad ang Cerebral Fatals. Another Tempest of Blaze, and now that is going to be a quick game number one for Cerebral Fatals. And there you go, guys. For game number one, congratulations to Cerebral Fatals, rather. Grabe. Actually, may pagka
wala namang one-sided game. Mm-hmm. Pero I mean, from mid to late, isa na lang eh. Kumbaga, nagde-depensa na lang doon yung ating supremacy FE. Pero from the early game, medyo nahirapan din naman ako itong dalawang teams natin. And our post-game analysis, here we go guys. Look at the total KDA, 16-6. Yung mga objective natin, Hanigris, hindi na secure gaano at hindi na maximize ng supremacy FE. Lagi silang naunahan in terms of off the rotation. Early game naman, umokay eh. Mm. It's just that nag-ipunan na konti yung Cerebro Fatals. Tapos, napansin mo, nag-all out sila bigla. Tama ka sa minensyo mo dito na meron pa rin namang winning condition kanina yung supremacy. Ang naging problem lang dito is, alam makapag-convert dito ng Cerebro Fatals kung ano yung susunod-sunod nila. After getting in the kills, they will be proceeding in for another objective, tapos kukuha sila ng turtle. Tapos maganda dun is, makakapag-push at makakapag-pressure pa sila from another lane. So, there was also the chance din ng Cerebro Fatals dito na ang ganda ng gamit dito ni Himiko with the use of the lane na makakakuha siya ng pick of potential and the pressure. So, now we hail them the when this game winning moment na meron tayo ngayon for the last few minutes dito ng Supremacy FE after losing ngayon the clashes and the objectives na nilalaban dito ng Cerebrum laban sa kanila. Yeah. Game winning when this game winning moment. And later on meron tayong Wendy's Game Girl of the Day. Diba? Brought to you by Wendy's, quality is our recipe. Pero ito na nangyari kanina, Honey Grace, medyo hindi na rin kinaya kasi dalawa na lang di depensa. Tapos, Yala, tahawin lang talaga siya dito. Wala siyang pakialam sa nangyari dun sa kanila kasi kompleto pa yung teammates nila. So with that, another diversion play na naman for the Cerebro Fatals. Pero for our MVP of the day. Yes, it's going to be Himiko Gems all the way from Cerebro Fatals after getting in the 7-0-5 KDA of our match. It's so huge, nakala mo talaga na hindi mo na kaagad mapapatay dito yung Ling, or rather, talagang hindi siya napatay. Oh, oh. Untouchable dito yung Ling natin to the times na kayang mamakapag-hook ng Franco, pero alam kasi dito, makapang misposition ng ating Ling. So, commendable for the Cerebro Fatals to secure in their game number one in exactly the series. Exactly, and congratulations. And anyway, let's talk